Yo, what up mga G? Kamusta? G-Style here once again. And today, maganda yung topic natin. It's about acceptance or having the will to walk away. Okay? Meron kasi akong na-receive na question doon sa aking last video. Merong nagtanong doon kung ano ba yung difference ng acceptance and having the will to walk away. Bigyan natin siya ng scenario. Halimbawa, meron kang girlfriend, tapos nag-break kayo ng girlfriend mo, di ba? And inamin niya sa'yo na meron siyang ibang mahal, pero gusto ka pa niya mag-stay. Okay? So, anong gagawin mo? I-accept mo pa ba? Mag-stay ka pa ba? Or lalayo ka na lang? So, dalawa yan. Wala naman kasi talagang mali dun sa dalawa na yun eh. Depende pa rin sa perspective mo. Depende pa rin kung paano mo nakikita yung isang situation. Okay, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ganun yung nangyari. Tapos, ang pinili mo is acceptance. Ibig sabihin, kapag tinanggap mo yung fact na yon, tinanggap mo na yung girlfriend mo merong iba, kailangan panindigan mo siya. Okay? Kailangan mo siyang panindigan, as in kahit sobrang sakit na sa iyo nito. Kasi syempre, mahal mo yung tao, 'di ba? Emotional ka, hindi mo na pinapagana isip mo. Ang lagi mo na lang reason is kasi mahal ko. So kailangan mo siyang panindigan. Okay? Kasi kung hindi mo siya papanindigan, in the long run, kapag bigla ang nagreklamo, kapag bigla ang nag-demand dun sa partner mo, meron na siyang masasabi sa iyo. Ang sasabihin niya sa iyo, akala ko ba gusto mo pa rin, 'di ba? Kahit meron akong iba. So, ang mangyayari, susumbatan kanya ng mga kung ano-ano. Ang mangyayari, sasabihin niya sa iyo na hindi mo pala kayang tuparin yung mga sinabi mo sa akin. So, parang ganoon. Okay? Walang mali doon. Okay, ang kailangan mo lang is tanggapin kahit masakit siya. Depende kasi sa iyo yan. Pangalawa, having the will to walk away. Ano ibig sabihin nun? Kapag nalaman mo na ganun na yung nangyayari, alam mong mali siya in a deeper level, and kahit sa paningin ng isang layman, alam mong mali siya. So ikaw, ang kailangan mong gawin is umalis ka na lang. Diba? Hayaan mo na lang siya. Kasi para sa akin na, para lang sa akin, sometimes in order for you to realize your self-worth, sometimes kailangan mo mapag-isa. Diba? Gaya nga ng sabi ko kanina, yung pangalawa, having the will to walk away, ibig sabihin, very basic, pag alam mo ng mali yung isang bagay, umalis ka na. Okay? Mahal mo man yan, sobrang mahal mo man, nag-invest ka man ng mga kung ano-ano dyan, time, money, feelings, di ba, emotion, at kung ano-ano pa, pero alam mo na mali at nasasaktan ka na, kailangan mo nang umalis kahit mahal mo pa yan. Okay? Bakit? Kailangan mong mahalin yung sarili mo. Di ba? Kailangan mong malaman na meron kang value, which is meron ka naman talagang value eh. 'Di ba? Kapag na-realize mo yung mga 'yon, I guarantee you in the long run, 'di ba? Hindi ka na magiging attached sa mga mamahalin mo pa. For example, bigla nagkaroon ka ulit ng bagong girlfriend or boyfriend, 'di ba? Tapos naghiwalay kayo. Hindi ka na ganun ka-attached. Unlike before, kapag pinapairal mo laging mindset mo na kaya kong umalis kahit wala to. Di ba? Kasi yung mga taong hindi kayang umalis, para sa akin, kahit sobrang hindi na maganda yung sitwasyon nila, toxic yun. And, di ba, hindi siya healthy. Kaya yung mga yung mga boyfriend o girlfriend na, di ba, sobrang toxic, alam nyo na kahit, di ba, pag kahit sobrang tagal nyo na, kahit sabihin nyo magpapakasal kayo or what,
parang may mga times sa feeling mo ayaw mo na. Ibig sabihin, ayaw mo na talaga noon. Ayaw mo lang tanggapin. Diba? So, kung ako sa'yo, umalis ka na lang dyan. Or, diba, mag-stick ka dun sa una. I-accept mo. So, yun lang. I hope meron kang natutunan sa mixing video na to. Kung meron man, i-comment mo naman. Kung meron kang question, i-comment mo lang din. Sasagutin natin yan. Kung di ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, ano pang kailangan mo gawin? Subscribe, like, comment, and share. Hanggang sa susunod na video natin, okay? As always, explore humanity.